Hindi ko alam kung tama itong survey na gagawin ko or may mali. O di nila gusto sapagkat madaming tatamaan sa survey na naiisip ko. Di na talaga ako makatiis. So tuwing may nakikita ako or may nababalitaan ako na aksidente dahil sa mga maling gawain. Siguro this is the time para matuto na tayo. Alam ko naman, alam natin kung ano ang tama, kung ano ang dapat gawin, pero bakit gusto ng ibang tao maging pasaway? Panoodin nyo itong video para malaman nyo ang katotohanan na di na tayo mga bata at nasa tamang pag-iisip na tayo. Gusto mo bang maagang mawala sa mundo? Alam ko ayaw mo. Yun kasi, alam kong masaya dito sa mundo. Pero dapat isipin mo din ang safety ng iba. Paalala lang kaibigan, masarap mabuhay at di mo kailangan maging batang pasaway. So my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Kailan po kayo nagbabike, sir? Siguro natigil lang ako ng ilang taon. Ngayon lang ulit. Okay. Diba, pandemic, kailangan mag-exercise. Okay. Para hindi tayo kapitan ng sakit. Tama. At saka magpainit ng ganito, ganda ng araw. Okay. Kung gusto nyo mag-bike dito lang sa Tabing Ilog. Aha. Maganda araw. Ano ko lang sa mga nagbabike, wag lang masyadong mabilis pag yung ano. Palagi kasi may nagkakabagkaan, nagkakasabitan. Okay. Yun lang ano pa nila. Ah, sir, may tanong po ako sa inyo. Payag po ba kayo, sir, na magkaroon ng ordinansa rito sa NCR na hulihin na yung mga pasaway na biker? Like for example, sir, yung sa nagdadrive sa highway o kaya hindi dumadaan sa tamang bike lane, nagka-counterflow, bigyan ng penalty. Kailangan din ng ano ng disiplina sa pagbabike, kumbaga. Okay. Kailangan din natin ng ano, kailangan maghuli. Okay. Pag yung gagda sa highway, kailangan mag-helmet. Okay. Pag walang helmet, huli siya. Yun. Pero pag yun dito sa mga maliliit na kalsada, kahit wala lang helmet, siguro, ganun ang ordinansa. Okay. Kasi marami nagbabike, kahit mga bata nagbabike din. Saka hindi naman masyado mabilis dapat dito pag mga park. Oo, yan. Yan lang ang sa nila. Wag so dapat implement man yon, meron ding mga lugar na kailangan di mag-helmet. Okay, boss, kayo po. Ano pong opinion ninyo doon, sir, na magkaroon ng ordinansa na tayo na huhulihin na yung mga pasaway na biker? Sa akin, okay lang yun. Unang-una, safety ang iniisip din eh. Apo. Okay. Importante, safety. At isa pa, ang pagsakay ng kahit anong klase ng sasakyan, may kakibat na responsibilidad. Kaya dapat yan nilalagay sa ayos. Okay. Sa akin lang, malaking concern ko dito sa Marikina jogging lane. Ano kasi, marami dito, katulad ko, PWD ko. Apo. Pagka Saturday, Sunday, marami nagbabike dito. Apo. Ang tingin namin, karamihan, hindi tiga Marikina. Apo. Akala ng mga nagbabike, sila ang priority rito sa Marikina jogging lane, which is not true. Apo. Dapat maintindihan nila na sila nakikiraan lang dito at priority rito yung mga naglalakad at nagja-jogging. Sana makisama sila rito, matuto sila ng disiplina sa Marikina. Huwag yung tila sila pa mga arugante, sasabihan ko sa likod, oh, bike. Parang pinapalam nila, nadaraan sila na nakabike. Dapat hindi ganun, matuto sila makisama rito. So, okay. Oh, mga tiga Marikina, disiplinado eh. Sana ganun din sila pagtungtong nila sa Marikina. Ayan, sir. Well said po, Ilang po ang sa akin. So, maraming salamat po, sir. So, payag po kayo, sir. Bigyan natin ng penalty na. Tama okay, yun. Okay, maraming salamat po. Payag na po ba kayo dun sa magkaroon ng ordinansa na kapag biker, dapat kumpleto ang gear? At may mga penalties na kapag hindi tayo dumadaan sa mga bike lane? Pwede bang kumpleto lang? Walang ano? Walang... hindi na magpe-penalty. ganun po ba? Siyempre po, pag halimbawa wala kayong helmet o kaya hindi kayo dumadaan dun sa designated bike lane, meron kayong penalty. So, payag po ba kayo dun? Hindi, kasi ang unfair eh. Yung mga motor na, diba? Nag-ano yun? Sinasakop nila yung bike lane. So, dapat sila yun. Okay. So, yun. So, ano, payag kayo? Hindi. Payag lang.
Hindi. Ah, hindi. Kayo po, mampayag po ba kayo sa mga magkaroon ng penalty na mga biker? Pwede, pero depende. Okay. Depende sa ano, case to case. Halimbawa, tulad nito, pwede kahit ano. Wala nang penalty. Kasi parang part of, pag nasa mga area na pwede ka talagang mag-penalty, pwede naman. Okay. So, payag, pwede naman. Payag ako, pero depende sa, okay, ano, so, sa area. Kapag walang helmet, ma'am, may penalty. Oh, parang ganon. Kayo po, ma'am, nag-helmet po ba kayo? Eh kaso, ano naman to eh. Hindi naman to required sa mga park. Oh. Ayun. Sa mga you. Ano na lang, sa mga delikadong lugar. Okay, ma'am, thank you po. Sige. Joke lang po. Peace. Kayo po, ma'am, payag po ba kayo sa penalty? Kapag kakahalimbawa, walang helmet o walang brake light, yung mga bike. Payag po. Payag. Oh. Bakit? Para sa safety din. Ayun, tama. Namin. Pero pag sa riverbank dito, hindi kami payag. Hindi naman to highway. Oh, yun. Diba? Siyempre yung sa highway naman. Okay. Pag sa highway, pwede. Okay. Kasi delikado dun eh. Oh, tama. Thank you. Ka ba sa ordinansa na magkakaroon na ng penalty ang mga biker na walang helmet? Opo. Okay. Ikaw, sir? Yes po, kasi po dumadami na po ang mga gem toys. Pakalat-kalat na walang helmet. Okay, so ikaw? Opo, kasi po baka madisgrasa sila dyan eh. Oo. Kunya, bawa sa highway, dapat bigyan na ng penalty mga bike na walang ilaw. Payag ka? Opo, paggabi. Paggabi, syempre, delikado, di ba? Yes po. Tapos yung mga suot na damit, hindi makulay. Dapat makulay. Opo. Yes po. Okay, so payag ka? Ako po. Penalty? Yes po. Penalty? Opo. Ikaw, sir? Yes po. Okay, payag kayo. Oh. Tagal ka na nagbabike? Di po po. Ilang taon ka na? 13 po. 13. Ikaw? 18. So, may tanong ako sa'yo. Payag ka ba nung yung mga pasaway na biker bigyan ng penalty? Para sa akin, sa opinion ko po, ano. Okay. Pwede pong bigyan ng penalty kasi hindi po sila sumusunod sa tamang linya ng bike. Minsan, gumigit na, then para rin po sa kabutihan nila yung penalty. Para matuto rin sila ng... Tama. So ikaw, na-experience mo na ba na merong pasaway na biker na naging cause ng munti ka ng maaksidente? Opo, dun po sa Katipunan. Okay, ano ginawa? Misinilip po na motor, tapos gumit na po kasi yung siklista. Okay. Tapos ang nangyari po, ano po, nasagi po siya. Oh, kawawa tapos, naman, di ba? Opo, wala pa pong helmet, sombrero lang. Okay. Kaya po, pwede pong, ano, bigyan sila ng penalty. Okay, kasi sa ibang lugar, meron ng penalty yung mga biker na pasaway. So, dito sa atin sa NCR o sa Marikina, wala pa. So, wala okay sa'yo, payag ka? Payag po. Okay, ikaw sir? Payag. Kapag hindi ba makakatulong yun para maraming mga, ano, maging disiplinado yung mga bikers? Makakatulong po yun para marami pang madisiplina na bikers. Okay. So ikaw, bakit kompleto yung gear mo bilang isang biker? Tingin ko parang okay yung uniform nyo eh. Ayan. Oh, idol nyo ba ang mga 7-Eleven? Okay, so kasi, bakit mas komportable ba pagka naka-complete jersey? Mas komportable kasi sa katawan. Okay. So ikaw, kompleto ka eh, pati shades eh. Mas maganda. Mas maganda. Mas pogi. Ay, mas marami magkakagusto sa iyo niyan. Okay, so sige, batiin mo na lang yung ano mo. Baka may gusto kong batiin. Shout out po sa ano, sa Team Oops ng Antipolo. Ayun, sa mga grupo ninyo, ikaw. Wala pa po akong grupo eh. Okay. So, girlfriend? Wala. Wala pa rin. Nililigawan? Wala pa rin. Okay, mag-aral ka muna.